Yeah, I'm Maylene Manalastas po, the CDRRM Officer of Alameda City. Magkamasahin po namin yung inyong naging paghanda for time and now na ayun. Naranasin po. So every time naman pong may ganitong mga disaster po or hazards na dumarating, may pre-disaster risk assessment meetings po ang council na to ensure na lahat po ng response cluster ay handa at lahat ng departamentong involved in the preparation ay naka-in place po lahat ng aming mga logistical requirements, manpower. Okay. Ano po yung pinaka-challenges, ma'am, na kinaharap po ng mga authorities natin dito in encouraging our evacuees na sumama para ma-relocate po dito? Ayan. Although meron po tayo sa city na ordinance on preemptive and forced evacuation, maayos po, kaya nagiging maayos po yung coordination namin between the barangays and the city and the constituents po. So, ang challenge lang minsan, syempre alam nyo na ayaw nilang umalis because of the mga ari-arian, mga hayop, mga ganyan po. So, dito naman po na ano na naman namin sila na kailangan kasi para po sa safety po ng bawat isa. Pero so far po ngayon, may mga nagpaiwan po talaga? Usually po ang mga naiiwan naman, yung mga padre de familia. Pero sa gabi, sumasama na rin po sila. Nini-in place lang nila yung mga gamit nila at saka mga bahay. And at sa hapon, sumasama na po sila sa evacuation. Sa ngayon po muna nararanasan yung pagwalay, nagpapatuloy pa rin ba yung mga evacuation operations? Patuloy pong nakamonitor ang aming BDRRM committees, ano po, naka in coordination with us. So far, wala naman pong kailangang evacuate na dahil maayos naman po yung sitwasyon natin sa ngayon. Knowing na isa po ang Alameda sa coastal areas din po, ito pong majority ng mga evacuees po natin ngayon na nandito sa evacuation po is, ito po ba from the coastal areas? Yes. From coastal po, Mona and Pangapisan. And we have Kayukay and Bod. Wala naman po mga ano dito, yung po na-rest or in-evacuate na dahil po sa landslide. Wala po kami ganun so far. Oh, aside from the coastal areas, hindi naman kasi ganun kalakas ang mga pag-ulan at saka tuloy-tuloy and wala namang pagpapakawala dito ng, sa Alaminos River area. So, maayos naman po yung level ng aming kailugan. How about po dun sa ating lookout po award? Kamusta po yung ating monitoring? Since yung ilang activities in-stop lang po natin. Pag ganito po talaga, nag-i-issue tayo ng gale warning advisories tsaka ano po, pinapa-stop natin yung trip to the island, no po. Kaya tahimik po ang lookout wharf ngayon, wala po tayong mga turista. Ganon din po sa Bolo Beach, wala rin po tayong mga beachgoers po ngayon. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.